Hello mga ka-Pixie, hello Pisces, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinay-Pixie Tarot. Ito ang ating monthly tarot scope para ngayong August 2022. Again, ito ay para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Mayroon tayong tatlong set ng cards dito guys. Ito yung para sa kabuhayan nyo in general, ito naman yung para sa trabaho, pera, and ito naman yung para sa love life nyo. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi, ko ayaw makainig ng negative reading, huwag panoorin yung video. And general reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick o card reading. Tradition natin yan, no, sa mga monthly readings natin. So, pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, mga kapiksi. Titignan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, mamaya yan sa dulo ng video, guys, ha? Kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang dulo. So, mag-start na tayo, guys, no? Again, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Unahin natin yung sa inyong kabuhayan, guys. Wow! So, ito, guys, no, may magandang paparating sa inyo. This is success, guys. This is victory. Alright? You have the energy of victory and success sa inyong kabuhayan, mga kapisi. Yung iba sa inyo, guys, merong paparating na balita tungkol sa pera. This may be a financial help. Parang financial help ito, mga kapiksi, no? Parang tulong financial na dadating sa inyo, maaaring ipagkaloob sa inyo, mga kapiksi. For some of you naman, guys, no, maaari kayong merong pagdesisyonan na tungkol sa pera. Pwedeng investment ito, guys, no? Pero magdadala ito ng success and victory sa inyo. For some of you guys, hindi ito mabilisan, no? Medyo matagal yung journey na ito or medyo matagal yung pagdating na ito sa inyo. Kaya huwag kayong masyadong magmandali, huwag kayong masyadong atat. But this will eventually come to you, mga kapiksi, okay? So, this is a good news of success. This is a good news of, success and financial help yung naramdaman natin. And yung sinasabi ko na parang meron kayong mapagdidesisyonan na parang magiging maganda yung outcome ng pagdidesisyonan nyo when it comes to your kabuhayan, okay? So, again guys, very very nice energy, no? Simula pa lang ang ganda na ng reading ng mga kapiksi. So, i-declare nyo na sa inyo yung success na yun, guys. Yung susunod guys is para sa kabuhayan or pera. Wow! Blessing guys, no? Good news ito. Mga messengers ito guys, no? Galing sa divine. So, sinasabi ng divine, mga kapiksi, ng spirit guides nyo na papadalan kayo ng blessings. Mananagana yung inyong kabuhayan ngayon, yung inyong kaperahan, yung inyong financial status. Mananagana kayo sa blessings, pagpapala pagdating sa trabaho, negosyo, kung ano man yung source of income nyo, mga kapiksi. Take it how it resonates, guys. Pero punong-puno kayo ng blessings ngayon sa financial aspects nyo. Kung trabaho yan, kung negosyo man yan, or kung ano man yung sources of income nyo, guys, no? You will receive good news. Good news. No? Alright, so for some of you guys, nang parang feeling ko medyo nakakatulong din yung socialization sa inyo, especially if you are into online selling or networking, ganyan. Parang mas dumadami yung, lumalawak yung, nag-grow yung network nyo. And syempre kapag nag-expand yung network nyo, lalo na kung ganyan yung type, yung field na expertise nyo, yung field, yung larangan, no, na fino-focus nyo, definitely it will help you, mga kapiksi. Okay, so, yeah, it's your time to shine, guys. Blessing pagdating sa pera or trabaho. And then, sa love life naman, mga kapiksi. Alright, sa love life naman, mga kapiksi, parang napapansin nyo na paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman nyo. Paulit-ulit lang yung mga scenario, nagkakaroon kayo ng emotional pain, mga kapiksi. Tapos, magkakabati kayo, tapos, repeat na naman. Okay? So, binibigyan kayo ng chance. Parang paulit, yung iba sa inyo, guys, parang nag-i-spiral kayo paulit-ulit sa a certain kind of situation sa inyong love life na parang puro emotional pain. Mag-aaway kayo, magkakabati kayo, repeat. Mag-aaway kayo, magkakabati kayo, repeat. Mag-aaway kayo, magkakabati kayo, repeat. Yun yung pattern na nakita natin dito sa inyong
love life, mga kapirsi. And for some of you, this may be a karmic connection. That's why it keeps on happening and happening and happening. Pero dito, guys, no, kailangan ng forgiveness. Yung totoong forgiveness. Hindi yung pinatawad lang for the sake of magkabati lang. Pero you have to really, really forgive this person. And you have to forgive yourself as well. And ask forgiveness from above, mga kapirsi. Para maputol yung itong vicious cycle na to sa inyong relationship, mga kapiksi, okay? Kasi it's not healthy, hindi siya maganda, hindi siya healthy para sa inyo. Nakikita natin na mahal niyo yung person, nagmamahalan ka yung dalawa. Actually, there's a lot of bonding and love. Pero for some reason, nagkakasakitan din kayo, no? And it's not healthy. So, dapat talaga magkaroon ng forgiveness. Kasi kailangan yung forgiveness, guys. Kasi kailangan, ano siya, yung totoo, no? It doesn't make sense na you forgive the person pero susumbat, di ba? No, it doesn't work that way. Ibig ko sabihin yung papatawarin mo siya ngayon, tapos pag natawad kayo, isusumbat mo na naman yung mga negative na circumstances sa pinagdaanan nyo, yung mga naging problema nyo ng jowa nyo or partner mo. It doesn't make sense, no? Kasi magpapaulit-ulit lang yan. So, you have to cut those, no? Kailangan yung putulin yan. And acceptance and forgiveness talaga yung mga kaputol dyan, mga kapiksi. So, you really, really have to forgive this person and forgive yourself as well. And again, no, like I said, ask forgiveness from above, mga kapiksi, from the divine, para maputol kung ano man yung vicious cycle niya. And syempre, kailangan magbago yung pattern of thoughts nyo, mga kapiksi, mag-heal kayo together. Kasi the universe is giving you another chance. This is like second chance. And hindi lang siya second chance, guys. No? Feeling ko, sobrang dami ng chances sa itong relationship na to. But then again, because of the karmic situation, paulit-ulit yung nangyayari. So, kailangan talaga ng acceptance and forgiveness. Yung matinding emotional healing, no, sa relationship, mga kapiksi. Okay, so dapat parehas kayo nito. Mag-cleanse kayo, mahalin ka ng ho'oponopono, mga kapiksi, and really, really forgive one another para mag-end yung vicious cycle na to. Okay? Alright. So yung strongest energy nyo for love life, mga kapiksi, para sa lahat ng aspeto. Tingnan natin yung, bago tayo dumako sa iyong yes or no pick a card reading, guys, bubunit pa tayo dito ng tatlong cards para makita natin yung additional energies na maaaring mangyari sa inyo ngayong August 2022. Alright, meron tayong second channel, mga kapiksi, Pinoy Pixie Love Tarot. So yung focus ng readings doon is puro love readings, guys. So every Tuesday, Thursday, and Saturday yung upload natin doon. Kung hindi ka pa nagsusubscribe and kung gusto mo ng mga guidance regarding sa relationship, guys, pwede kayo mag-subscribe sa ating second channel, okay? And sa mga gusto mag-member sa ating exclusive membership program, naka-open na siya. Nangatay yung ilong ko. Sorry. Open na siya, mga kapiksi, no? I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin for members only about manifestation. Para matuto kayo mag-manifest anything that you want using the power of your subconscious mind and law of attraction, mga kapiksi. And again, sa mga channel, sa channel natin, may mga subliminals tayo sa relationship and mga pampaswerte. So, pwede nyo siyang pakinggan, mga kapiksi. Wow, this is more on career and para, guys, no? Lumabas yung earth sign energy with the Queen of Keys energy, mga kapiksi. So, maaaring meron kang ganito sa iyong natal chart, guys, or maaaring there's another person with an earth sign energy, Capricorn or Virgo, sa kanilang natal chart na maaaring tumulong sa iyo. Pero, guys, sobrang smooth ng inyong paglalakbay pagdating sa pera, pagdating sa career, pagdating sa negosyo. Very focused, mga kapiksi, and parang you are expanding your horizon. Parang nag-expand pa siya. Like I said, guys, no, nandito, nasa energy niyo yung success and blessings. Success at saka blessings, diba? Sa inyong kabuhayan and sa inyong kaperahan. And very evident siya, guys, na mangyari talaga kasi na-pick up din itong energy na to, nitong oracle deck na to. So, yun talaga yung maaaring mangyari sa inyo. Success, victory, expansion, mga kapiksi, sa mga nag-expand ng kanilang horizon. Yeah. Nag-expand ng kanilang kaperahan, kasaganaan,
financial, sa trabaho, negosyo, kung ano man yung source of income, sobrang swabe, guys. Sobrang smooth sailing. Sobrang nagiging favorable sa inyo yung condition. And parang nilalatag yung red carpet. Imagine niyo parang ano, naglalakad kayo sa red carpet, ganyan. Nakalatag yung red carpet para sa inyo. Sobrang smooth, ganyan. And talaga nag-expand, nag-level up yung inyong career, yung inyong karagayang financial. Your financial situation is really expanding. Also, congratulations. Talagang blessings ito mga ka-Pisces. So, make sure, Pisces, na you are in a receptive state, no? So, pag sinabing receptive state, guys, ready to receive, guys, no? So, maging handa sa pagtanggap ng mga blessings. Kailangan magpasalamat kayo. Gratitude and prayers, mga ka-Pisces, say your affirmations daily, out loud, no? And definitely, guys, no? Talagang, or even in your head, kahit hindi out loud, guys. Nasabi ko lang yun kasi masyado akong hype kasi sobrang blessed kayo this month pagdating sa finances, guys. Okay? Alright? So, ayan yung overall energy nyo, Pisces, no? Tingnan natin yung yes or no pick a card tarot. So, hinga ng malalim, mga ka-Pisces, habang sinashuffle ko yung cards nyo. Hinga ng malalim, tapos isipin sa isip ko ano yung tanong for August. Kaling gusto nyo malaman. Isang tanong lang, guys. Answerable by yes or no. Tapos, tingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, nakita niyo, di ba, may mga tumatrasik na card. Ibig sabihin, nagpipumilat silang lumabas. Pero, bumalag sila. So, pag lumabas sila, ibig sabihin, it's meant for you. Okay. So, again, mga ka-Pisces, hinga ng malalim. Tapos, itanong yung tanong sa isip. Alright? And then, tsaka ka pumili ng isang card. Card number 1, card number 2, card number 3. Kung ito yung napili mo, guys, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung ito yung napili mo, ang sagot sa tanong mo ay no. And then, kung ito naman, ang sagot sa tanong mo ay yes. Okay? So, yes, no, yes, mga ka-Pisces. Alright? Okay, so yan ang ating overall reading para sa iyo, Pisces, para sa episode nito. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa messages. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi kayo nakaresonate, guys, i-check nyo itong video na to for August. Baka nandito yung energy nyo, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga ka-Pisces. Have a nice day. Bye-bye.